Mayroon pa po tayong malaki doon. Remember, 6 to 7 mansion treatment. Sa initiation ng treatment, kailangan masiguro natin, ng parokya natin, tayo as Paris, masiguro natin na si Cynthia ay mayroong treatment partner. Okay? Kasi kung sasabihin ng health center na wala kami na maia-assign na treatment partner kasi loaded na yung mga barangay health workers namin, yung midwife namin, loaded na. Pwede bang sa Paris na volunteers na tayo kumuha ng treatment partner? Yun ang role natin. In the event na walang maibigay ang health center na treatment partner, tayo yung sasalo. Remember, kahapon sinabi ni Father that we will train volunteers sa inyong mga Paris. Sila yun. Si Cynthia, kalapit ng bahay si Remy. Then, posible siya na yung nakakita, siya na rin yung maging treatment partner. Okay? Huwag naman yung treatment partner ay 1 kilometer ang layo sa bahay ni Cynthia. Remember, the protocol here is daily supervision of treatment. Eh kung everyday maglalakad ng 1 kilometer si Remy, para lang puntahan si Cynthia sa 6 ng umaga na iinom ng gamot, ano magreklamo yung kanyang kasama sa bahay? Hindi ka pa nga nakakapagpakulo ng tubig eh. Tumatalon ka na sa bahay. At pupunta ka na kay Cynthia. Diba? So dapat neighbor, at least malapit. Yung pang pagdungaw sa bintana, okay ka na ba? Pwede ba? Yung pala pagdungaw mo sa bintana, pati ng kapitbahay yung pala. Wala. So, ang ideal is magkalapit. Walking distance. Although 1 kilometer walking distance, malayo yun. Diba? Oo. Kaya nga po hindi magampanan niya ng health center eh. Ano? Kaya ang ginagawa ng health center, yung pasyente ang pinapupunta araw-araw sa center. Sa inyo hindi. Good. Oo. Tama yun. Yun po yung tama. Okay? But anyway, na pag-uusapan lamang yan because may kinalaman yan dito sa logbook. Ano? So tayo po sa Paris, itong logbook na ito talaga, yan po yung ating tinutong ngayon. Ano ba nangyari sa pasyente na ating inire-refer? Okay? Hindi ka mukha nung iba na, oh, punta ka sa health center. After that, wala na akong pakialam sa iyo kung ito ka na ay nasa nasaan ang pwede ka po sa health center. Okay? So ang atin is, as Paris, I'm partner of the health center in TV program, responsibility na natin si Cynthia. From the time na nakita natin inuubos siya hanggang doon sa action taken, kung sinabi ng midwife na, oh, hindi naman symptoms ng TB yan. Ubo lang yan, ordinary ubo, itong cough syrup, and then after a few days, hindi na siya inuubo, yun tapos ang trabaho natin. Ngayon, kung lumabas na si Cynthia ay after the cough syrup na binigay sa kanya ay ubo pa rin ng ubo, pina-sputum exam and it turned out to be positive, umpisa pa lang ang trabaho natin yun. Diba? 6 to 7 months sa trabaho natin yun. Hanggang sa magkaroon ng result. So, ang gusto sana natin lalabas sa logbook, yung result of yung treatment outcome, dapat cured. Ano? Hindi treatment completed. Okay? Kadalasan, well, treatment completed because si Cynthia ay hindi nakakomply sa sputum follow-up. At kadalasan, pag hindi nakakomply sa sputum follow-up, ang dahilan dyan, hindi siya na-remind. Walang nagpaalala sa kanya. Walang nag-convince sa kanya. Diba? O, walang nag-convince. So kung walang nag-convince, sino yun? Di si Remy. Hindi niya sinupervise talaga si Cynthia. Remember sa ID card na pinaliwanag ni Carlo kahapon, doon sa ano, nakalagay na raw kailan yung date of sputum follow-up. Diba? On the second month, on the fourth month, on the first month of the first week of the sixth month. So nakalagay po sa kalendaryo yon. So kung si Remy hindi niya nakikita si Cynthia every day, posible mangyari na malimutan na rin niya yung schedule ng sputum follow-up. Okay? So,
Pag hindi nakapag-treatment completed ang result is sincha, ang ibig sabihin lang dyan, nagkulang tayo bilang parish volunteer sa pagpapaliwanag at pagpapaalala kay sincha. Okay? Remember, ang pasyente habang nakakaramdam ng maganda ay maraming dahilan. Okay? Galing nga ako, hindi na ako pumunta doon. Okay, sabi na. Pwede, itutuman sa pag-inom mo ng gamot, nawawala na yung symptoms, maganda na yung pakiramdam. Diba? Pero hindi pa siya magaling. Okay? So, yun. So, dito, treatment outcome, cured dapat siya, hindi treatment completed. Diba? Sayang. Ayon na buwan mong binantayan, tapos hindi cured. The remarks, maglagay ka na lang dyan kung ano mga remarks na wala naman sinabi natin. Well, pwede natin sabihin na si Sika ay very cooperative. And dedicated talaga. Kaya siya magaling. Okay? Ngayon, treatment failure, pwede natin sabihin na si Sika talaga matulas ang ulan. Kasabay. Eh yung pala si Remy yung may kasalanan. Hindi niya pinaliwanagan. Diba? Maraming dahilan. Okay? So, yeah. Ngayon, yung landok din na yan, ang logbook, meron po instruction naman yan kung paano pilakan. Okay? Simple lang. Okay? Then, ito symptomatic master list sa health center naman ang gagawin ko. Hindi ko na ito discuss. Okay? Ang sinasabi natin dito, yung number of CPOs participating in TB program and contributing to at least 10% in total case notification. Para nating malalaman yon, ito po yun. Gagawa tayo ng ating simple reporting from the referrals that we made and from the result of this referrals, etc. May sasummarize natin dito ngayon. Ilan ang symptomatics na na-refer? Ilan ang nag-comply sa sputum examination? Ilan ang naging positibo? Ilan ang TB all forms? Sabi natin, TB all forms na, apat na yan, no? Hindi na lang sputum positive. So, ilan yan? So, lalabas ngayon dyan, nasa inyong parokya, number of symptomatics identified. At ito yung mga iba pang informasyon na hinihingi. At ilan yung nag-positibo sa TB. Whether yan ay sputum positive, sputum negative, relapse, or extra pulmonary. And then number of TB patients under treatment with assigned treatment partner. Ang treatment partner, hindi na nga mahulugan kayo lang. Pero, ang health center pa rin ang magbibigay ng treatment partner. Kung sabihin nila na pwede bang kayo na, pwede natin. So yung pinag-uusapan kahapon na baka maging kaagaw o ano, hindi. Ang sabi natin, pupunuan lang naman natin ano yung kakulangan nila. To make sure that the program is being implemented accordingly. Ano, hindi yung sinu-shortcut o pwede na yan. Ano, in the absence of the resources, manpower, money, at technology, pwede na yan. Hindi kasi pwede na yan eh. Dapat kung sinabi ng programa na sputum examination, sputum exam. Kung sinabing dalawa dapat dyan. Kung negatibo, kailangan magpa-x-ray, dapat magpa-x-ray yan. Okay? At kung sa treatment, kung sinasabing everyday ang supervision, dapat everyday. Hindi pwedeng shortcut, hindi pwede na yan. So in their deficiency, tayo yung pupuno. So never tayo magiging ka-kompetensya nila sa trabaho. Yung hindi nila kaya, yun lang yung pupuno natin. Because the health center has, what, maybe one nurse, five midwives, and let's say mga 50 PHWs or 100 PHWs. But remember, all itong 100 PHWs na yan ay attending to the different programs in the health center. May buntis, may immunization, ano pa, may etc. Marami, no? So ang TB, dahil sa mahaba yung panahon ng yung from diagnosis to treatment, napakahaba, nakakaligtaan yan.
at hindi na bibigyan ng sapat na panahon. So tayo yun. Ah, ako nang bahala dyan kay Sintia. Nag-agree naman kami na every 6 a.m. daily, pupunta ako siya. O siya ang pupunta sa bahay ko. Diba? Para iinom siya ng gamot. After that, balik kami sa aming trabaho. Ganyan. Ang BHW, pupuntahin ka sa health center. Anong oras? Alas 9 ng umaga. Kung ikaw ay namamasukan, hindi ka natatanggapin sa trabaho. Late ka lagi eh. Diba? O, yun yung problema ng facility-based treatment. Ng pasyente, pinapupunta sa facility araw-araw, alas 9 ng umaga, bago mapainom ng gamot. Kung ikaw ay farm worker, na alas 7 pa, nakatuntong na sa puti kang paa, darating ka doon sa farm, alas 9, sabi siya, nabiyari ng loob, umuwi ka na. O, hindi ka nang pwedeng mag-extend hanggang gabi, hindi yung makikitanda mo. Diba? Ito ay nagagamas. Diba? Pupunta ka alas 9, siyempre 8 hours, ano na, 6 to 7 in the evening ka na. Hindi mo makikitanda mo. Umuwi ka na lang. Of course, pag-uusapan natin. Ang report ng Paris, kukonsolidate yan, di ba? Sa Paris level, iaakyat po yan sa diocese. Dahil ang inyong diocese, ay meron naman po kayong struktura na talagang tumututok sa programa, sa health program. So, idadagdag natin yan as part of the monitoring, supervision, and evaluation function of the diocese. No? To consolidate all the accomplishment of the different parishes at the diocese level, and then it coordinate them with the provincial government. Ito, usually quarterly. Kasi po, maliban dito, mamaya, doon sa next session, ang pag-uusapan ninyo is the action planning and target setting. Kasi dito, we are talking of numbers. So, what do we say that the numbers that we have is meeting the target or not? Dapat meron kang target. Kung saan po ang hinahanap mo, in your quarterly reporting, nakita mo ba yung 10? Diba? So, yun yan. So, pinag-uusapan pa lang natin dito is yung reporting. Later, the next session, you will be talking about the action planning. Okay. So, ang report, ito, Paris level, kukumpirin niyo yan sa health center. Because the action plan and target that you will prepare will be, isang target lang yan. Ito yung target ng health center niyo. Kayo ay makikishare lang doon sa target nila. Kung sinabi ng health center na ang estimated natin cases dito, 20. Kasi yun ang pagtutulong-tulongan ninyo, PHW, PHP, Paris, o yun ang hahanapin ninyo. Pinag-uusapan lang natin yan, kung ang nakikita na nila dati ay 7, baka sa pagpasok ninyo, 7 pa rin yung nakikita. Kasi yung taga-health center, magmula nung kayo dumating, hindi na sila nagtrabaho, kayo na lang. O, di walang additionality. Ang pinag-uusapan natin dito kasi sa dati nilang performance na 70%, with your entry, dapat maging 80% or 90%. Yun po yung pinag-uusapan namin dahil eh, na kadalasang feedback ng NTP ay gano'n na nangyayari dahil sa may ibang tumutulong, sila nagiging relax na. Yung time nila, dinadala nila sa ibang programa. Iniiwanan nila ang TV. Sana hindi gano'n na mangyayari. Na addition kayo. Hindi yung pinapalitan nyo sila in the TV program. Okay. So yung report na to on a quarterly basis, bago ninyo iaakyat sa diocese, dapat nagko-compare muna kayo ng health center. Tama ba itong mga pinag-uusapan natin, pangalan, numero, etc. So, pagdating sa diocese level, yung numero doon, comparing it with the PHO, let PHO number, parehas lang. Hindi yung nakita ng PHO, consolidated number ay 20, pagdating sa diocese, 25. Ano?
Mas marami yung nakita nyo kasi sa rate ng BHO. Ang pinaka pwedeng mangyari dyan, sa 20 na pasyente na in-record ng BHO, pwede sa inyo ay 3 lang. At yung 17 ay contribution ng ibang actors o ibang players like the BHO to use the walk-in client, etc. Never kayo na mas marami ang inyong accomplishment kumpira sa BHO kasi kayo ay dagdag lang. No? So yun yun. But ang gusto natin mapatunayan, si Cynthia na refer mo ay si Cynthia rin na naka-record child center. Okay. Yan. Question? Huwag mahirap, ha? Sige. Kami yung pumupunta tuwing may mask po si Father sa mga sitios na malalayo. Marahil po eh, kung halimbawa nangyari na kami yung laging lalapitan ng mga taong yun, siyempre, magiging ahit po kami doon sa health center kasi hindi ko sila talagang nakakarating doon dahil namamangka pa kami bago makarating doon. So ano po ang mangyayari pagka nangyari gano'n na mas marami kami na kuha? Posible yung mangyari kasi sabi nga natin. Posible talaga mangyari. Kasi, sabi natin doon sa ano, yung explanation ni Father kahapon, yung mga barriers. Una, sa awareness building, yung mga health providers natin, hindi na yan nakakapagawa ng awareness building. Una, may kakulangan sila. Kulang sila sa tao, kulang sila sa resources, etc. So yung mga kakulangan na yun, yun yung oportunidad natin para tumulong. Diba? So, maayos lang ang coordination with the health center, hindi lalabas yun na para nagkaka-competition, etc. Kasi tulong nga po tayo, yung hindi nila kayang gawin, na tayo naman ay may kakayanan ng gawin because of our sistema na kayo ay pumupunta para magmisa, etc. Eh, opportunity yun doon. No? Tapos yung inyong BDC, di ba? May mga, yung inyong mga volunteers, may mga cluster of households na inaalagaan niya, tinuturuan sila about the Bible, etc. So, yung po ay pagkakataon na para ituro yung tungkol sa TV. Di ba? At habang nagtuturuan kayo ron, may umuubo dyan. Di ba? Oh, pag-uwi ng iba, paiwan mo siya, maiwan ka kumari. Huwag mo siyang kausapin ng mapakarami ng kahawa. Tatanggi yan. So, dapat kayong dalawa lang, di ba? O, oh, yun yun. So, yung, kayo po yung may ganong sistema eh. Meron kayong mga taga-sunod, meron kayong mga tinuturuan, yun ang inyong oportunidad para palaganapin yung tungkol sa TV, araw tungkol sa TV, at maghanap ng sistematik. Yes, po. Kami lang nag-usapan po natin na isang center, pero meron po hospital sa amin, yung po ba yung itong qualified family? Makitanong doon kung ilan ang baby or what do you do? Hindi na po. Go na po. Hayaan na natin sa kanila. Ang sa atin yung sa community. At ang ating pong referral sa health center. Okay. Oh, never po tayo mag-refer sa hospital. Kasi ngayon nagtatao sa atin kayo, kung halimbawa may mga lima na ako, tatlo lang sa hospital, so hindi namin kasama sa ating monitoring. Thank you. Sa kanila po yun. Oh. Yung ating nakita, ayun, yun ang ating babatayan. So isa pa rin po, ako hindi pa volunteer, hindi pa ako nakupal, pero nagawa ko na po yung minsan doon sa aking isang kasambahay o isang katulong. Na napansin ko ay unang buko. Ay di, sabi ko, Bernalita, ikaw ba'y nakapagpatinginan sa KND daw ko kasi siya ay no-right. Ay sabi ko, ay pumunta sa center, since na hindi naman ako para yung magsak tulad natin sa asamahan, ay di ba, pumunta ka doon, libre ang gamot doon, dahil may
sabi ko nga, meron na akong idea na baka kami TV. Isa sa aking na anong lagi kong nakakasama. So, sabi ko kayo pumunta doon. Nagkita pa rin dito pumunta, sige kalalalayan. Eh di umano, ay nagpunta naman. So, kinumusta ko kasi. And then, ay siya po ang bahay, halimbawa, isang kwarto lang. Isang halos ganito lang. Ngayon, apat ang anak niya. May posibilidad po ba na yung apat na yun ay pwede kong ma-encourage na encourage na magpatingin din kahit hindi pa sintomatic. Ang pinag-uusapan mo doon, kung may symptoms din. Oh, kasi hindi naman ang nangangahulugan na kasama mo sa bahay, ay magkakatitig ka na agad. Hindi po, kasi nga, iniisip ko, yung airborne ay di kasama ngayon sa loob ng isang halos sa kwarto lang. And then, meron yung speaking, meron yung coughing, meron yung pag-uusap, at saka yung tura. So, sabi ko, hindi, probably pala na pwedeng mangawan na sila nga. Pasagot po natin kay Carlo yan. Okay? Si Carlo po ay, ano po yan, drug resistant people. From experience. May katulong ako. Eh, pinapansin ko na ako na sa kayo ni David. Pakulong! Positibo, dapat po talaga mapasuri, lalo na kung may mga bata. Mapasuri yung mga kasama sa bahay. Kung maaari, kung kaya nila, lahat sila ay magpapa-X-ray. Opo. Opo. X-ray. X-ray muna, syempre. Kung lalo na kung yung iba wala pang respon, walang sintomas. Kasi, opo. Opo, kung kaya po. Pero kung wala naman, babantayan na. Opo. Okay. Isang tanong na lang, andyan yun lang. Kasi po, napunit lang ni Sir Carlos yung X-ray. Kasi may parang 5 years ago, parang napupunta ako sa isang hospital. So, merong parang nag-test yung skin test and then x-ray. Ngayon, sputum. Sabi ko, ano ang angko na talaga? Tsaka ano yung accurate? Okay po. Para dun sa concern ninyo, yung skin test, tinitest po doon kung exposed yung tao doon sa bacteria. Pero hindi ibig sabihin na pag positive ka sa skin test ay may TB ka na. Okay, number one yon. Sa chest x-ray, pwede kang mag-positive pero negative ka sa phlema. Hindi porket positive ka naman sa x-ray, ay sigurado rin meron. Pwede po kasi fake blood na lang iyon. Okay, so ang ating confirmatory na laboratory ay yung sputum. So doon natin malalaman kung ang tao ay positive sa TB. Ano po? Siya ng ubo, marami siya ubo. Pero wala siyang plema. Ano po yun? May TB o wala? Babalik po tayo doon sa hinahanap natin kahapon. Ano nga po yun? Ubo po siya ng ubo. Ubo ng ubo? Ano gagawin natin as ano, treatment partner? Ano? Prepare. Prepare. Well, hindi natin problema yun. Inubo ka. Gano'ng katagal na? Takbo sa health center. Gano'ng ka? Simple. Opo. Yes. Okay ho? Okay.
morning po. According pa rin po dun sa ano kanina, yung pinag-usapan sa community, yung tungkol po sa ano, barangay health worker. Okay, nandun na po tayo. And then, tayo po papasok ngayon, yung simbahan. So, ang ano po namin dito na pag-usapan po namin kanina, eh para po kung halimbawa, hindi po natin, huwag na po natin pag-usapan dun yung dagdag trabaho. Ang isipin na lang po natin doon kung paano tayo makakatulong sa kapwa natin, lalo po sa mga ganyang target po natin may TV. Ang problema lang po kasi, ayun po sa ano kasi dati po akong barangay health worker, so, bato-bato po sa langit, ang tamaan po, huwag naman magagalit. Ano po? Kasi isa po ito sa naging hamon sa akin kung bakit naging voluntaryo ako. The time po na ako po ay nagpa, ano sa hospital po muna. Talaga pong makikita mo yung mga ano ng mga doctors at mga nurse po doon na sobra po talagang pagka yung nagdala ka po ng pasyente at makikita pa lang po sa itsura ng pasyente na wala kang pera, tambay ka po muna dyan sa ano, sa opo. Ano po yun? Kasi po, hindi po pili ang pagbabasihan po natin dito, yung naging experience ko po kasi doon, yung aking panganay, the time na sinugod ko sa hospital, yung po ay talagang active na po yung dengue niya. Na talaga po nangingitim na yung shoulder niya. So down na po yung kanyang platelet. So sinugod ko na po. Pagdating po namin doon sa ano, magdamang po kami na sa emergency, ano lang, sa labi lang po kami, nakatayo po yung bata. Lalo na ano po yung ano, pero hindi po kami inaasikaso. Yung pong dumadating na pasyente na mamatay na lang, tinitingnan lang po nila, pero yung doktor nandun nakaupo. Iuutos lang po sa mga nurses, ayun, doktor, patay na. Okay, dalhin sa morgue. Ganun lang po yung kasimple sa kanila ang buhay ng tao. Ito po, pagdating po naman sa dengue, ay sa TV, nakaupo po naman kasi doon sa ano, sinihamon nga po sa akin yung pumasok po ako ng voluntary. As in, wala po talaga ako kahit honorarium. Ang inano ko lang po talaga doon, ipakita sa kanila kung paano po mag-assist ng mga tao, lalo na po sa mga mahihirap. At talagang inano ko po sa kanila sa mga kasamahan ko bilang voluntaryo na hindi po kinakailangan uunahin mo yung mayaman para asikasuhin. Kahit although, nauna po yung mahihirap, na talagang kahit po sa ano, sa totoong buhay, nakikipag-away po ako sa mga BSW ng kasama ko. Ngayon po, iniisip ko po kasi pagka ano, kasi 3 times ko na pong dinampanan ito seminar na ito. Kasama ko po yung mga doktor, nurses, dito po about po sa TV. Nanampanan naman po namin bilang voluntary kasi high and low po ang ano, ang pila. Wala po kami nakukuha, pero po yung ano ay napapagaling naman po sa pamamagitan po namin kasi nag-house visit po kami eh. Ganun po yung nangyayari. Kaya lang po, pinapriority po namin yung mga NSDS PhilHealth. Yun po yung target namin kasi may monthly reporting po kasi kami. So ngayon, ang ano po namin doon, pag nasa ano pa po ng, ano, ng barangay health center, hindi po na po makukuha ang mag-home visit. Kasi ang dami po talaga tambak trabaho po talaga sa health center. Kasi may immunization po, merong buntis, merong etc. Yun po, gano'n. Meron pa po kami diabetes, ano, gano'n po. Tinuruan din po kami ng mga iba't ibang process ng pagkukuha ng sugar. So ang problema po dito, yung paano po kung pag-alaman po nalaman ng mga BHW, barangay health worker na katulong po ang mga simbahan, eh baka po mamaya, bigyang, hindi, baliwalain na naman nila yung isa-isang tabi na naman yung programa natin. Kasi ang iaasa na po nila sa amin o sa atin, ganun po yung ano namin. So, ano po ang magagawa natin para yung mapos po natin sila? Sige po. Yun yung binanggit ko kanina, no? Na yun yung sinasabi ng NTP, ng National TV Program, yung sa Central, no? Na sa entry nung ano sa participation ng mga ibang actors sa area sa TV
ang nagiging ano na parang complacent na yung mga tele-health centers. Walang additionality yung presence of o yung intervention ng mga ibang players like sa CBOs, no? Dating ang performance ay 80% with the participation ng CBOs, 80% pa rin. Kasi nga, merong ibang may nakita BHW yun na pwede na kayo nang gumawa niya, then we'll devote our time to other health programs, no? Pero yan po yung isang tatarbahuhin natin sa health center. Hindi talaga maiwasan na maging ganun yung sitwasyon. But yan yung hamon pa rin sa health center na kayo ay katulong, hindi kayo yung papalit sa kanila. No. So, pagkatapos po itong workshop na ito, itong ating training na ito, marami pa tayong mga pagtutulungan sa baba. Hindi naman natin tinatapos yung tulong sa inyo dito sa classroom na ito. Marami pa. No. So, ang aming commitment with the CBCPG Father Dan, Physical Commission on Healthcare and Impact, papantayan natin itong participasyon na ito in the next 3 years. Sa year 3 pa lang kami ngayon, 5 years po yung programa up to 2017. No? So making sure na by 2017, merong maayos na pagtutulungan ang health center at ang church. No? And hindi ko alam kung nabanggit ni Father Dan ito, na ito ay itong ating ginagawa ay sa scale up ng ating pilot na ginawa sa Sambuanga City Guy. Ano? Na yung Diocese of Ipil ay tumulong sila sa provincial government in the TB program. We started that pilot sa Cebu Guy in 2008 and up to now, maayos na yung kanilang, maayos talaga yung relationship nila. And ang diocese ay nagkaka-contribute na sa performance ng TV program sa probinsya. No. So medyo nangangailangan lang ng konting pasensya. Ano kasi pinag-uusapan natin dito ay ano na yung attitude of the counterpart, ano, of the health center people. Hindi natin may iaalis yun eh. Kasi sa dami ng kanilang ginagawa, para mga tinitinan nila, ay, with the church help, makakahinga tayo ng maluwag. Okay? Na hindi dapat sila ganun. O, mas maging, addition kayo, di ba? Dagdag kayo. Hindi kayo yung gagawa ng kanilang ginagawa. Okay? So, sige po. Yes. If after you, we proceed to the next session. Apo. Tayo po mga church base ay para po umaalalay. Tayo po mga church base ay umaalalay dito po sa mga municipal health Salamat po ng marami. Barangay Health Officer Venus BSW at mga volunteers. Apo. Tayo po sa kapalit po ng CBCT na matulungan, maayudahan at maiparating sa mga mamamayan ng bawat barangay. Sa palagay niyo po kaya, sir, ayon sa itong paliwanag kanina, na ang sakit ng TB ay mawawala ito ayon sa survey ng Department of Health by 2050. Tama po yun. Ngayon, ang katanungan ko po, sa palagay niyo po kaya, sir, na sa pagkukunyagi ng CBCP sa bagay nito na by 2050 ay malaki ang epekto na sa mga tao o sa komunidad itong aksyon ng CBCP. Salamat po. Yes. Opo. Opo. Kasi ano po yan eh, doon sa ginawang pagtaya ng Department of Health, na by 2050, TB will be eradicated. Ito po ay may konsiderasyon na doon sa yung PhilPAC strategy nga na mayroong malawak o malaking papel ang community. Ano? Na kung tutulong ang community and the government ay talagang mapapalaganap ang programa sa TB at makikita yung mga kaso at magagamot. Ano?
So, yun yung kanilang pagtaya doon. Na, hindi nila sinabi na TB will be eradicated by 2050 with the DOH or with the LGU doing it alone. Hindi po. Kailangan malawak yung participation ng iba't ibang players in the community. No, kaya nga po ngayon, maliban doon sa sinasabi natin specific yung participation of community-based organization, isang tinitingnan pa rin po ng PhilPA yung multi-sectoral stakeholder alliances. No? Na involving the government agencies, the private sectors, and the community sa TV program. Kasi aminado talaga sila na hindi nila kaya niya. For several decades, ini-implement nila yung TV, eh hindi na natapos. No? At kailangan na talaga nila natulong. Sila, kanila yung direction, but yung actions is a multi-sectoral participation. Ano po? Kayo yun. Kasi yung preventive side kasi sa TV program, mangyayari yan through mass awareness building, ano? Yung pagpapalaganap ng araw. Sabi nga natin, di ba? Yung pag-ubo o pag-hatching. Kung ikaw ay may sakit, kapag ikaw ay nagagamot, huwag mo namang ubuhan yung katabi mo. Magtakip ka ng bibig. So yun po ay pamaraan para i-prevent yung pagkalat ng TB. Diba? So, kung ganun lahat ng tao, may awareness sila kung paano aalagaan yung sarili nila at yung kapwa nila, mangyayari yun. No? Dahil kung wala kong buong may sakit ng TB sa mukha ni Asintia, hindi siya makahawa. Ganun lang po yun. So makakatulong kayo sa pagpapalawan naganap ng alam. Sa system, sa pamamaraan ng BEC, di ba? Kailan ba yung ginagawa yung BEC? Once a week? Ha? Once a month? Oh, di ba? Ilang oras? Sa oras, dagdagay nyo ng 30 minutes pa para nag-uusap kayo tungkol sa signs and symptoms of TB. Siguro naman yung signs and symptoms of TB, may paliwanag nyo ng 5 minuto. Paano may iwasan ng pagkalat, may paliwanag nyo ng 5 minuto. Sa 30 minutos, marami kayong maita-transfer na knowledge sa community. Boring naman kung kalahating araw kayo nag-discuss ng TB. Oo. Bukod sa boring na, magpapamerienda pa kayo. Okay? Pero kung kalahating oras lang yan, you don't need to buy merienda. Simple lang, idadag nyo lang yan kasi pag kalahating oras lang po, sabi, hindi ko lang makikinig sa inyo kasi iba dyan, magsasaing pa ako, maglalabot ako, etc. Darating ang asawa ko, baka ihagis yung kaldero sa mukha ko. So, I'm speaking of based on experience. Kasi madalas ako nahahagisan ng kaldero. Don't love. Ako? Ako? Lalo ba? Okay, so to close this session, ang sinasabi po natin, sa bawat referral na ginagawa natin, huwag natin kalimutan na i-record siya. Una, para meron tayong pinagbabasihan ng ating bilang, na sinasabi, 2-3 pasyente ang aming na-refer, at isa dito ay positibo at ginagamot siya ngayon. Okay? Pangalawa, isang dahilan is para talaga mabantayan ninyo. Sabi natin, mga parishioner ninyo yan eh. Mga umaatin yan ng inyong meeting, ng inyong pag-aaral ng Biblia, ng katekismo. Imagine mo kung nagtuturo ka ng katekismo, lahat ng kausap mo, uubo-ubo. Baka pagkatapos yan eh, ikaw din eh, hindi makatapos sa iyo pagtuturo kasi excuse ka ng excuse. Excuse me, uubo muna ako. Okay, so kahit walang magmamalasakit sa inyong parokya, sa inyong mga nasasakupan, kung hindi kayo. Okay? Sinasabi nga sa ibang session na hindi lamang ang trabaho ng parokya ay nakakonfine sa pagtuturo ng spiritual. Pati po yung ating ibang parte ng emotional, yung health na natin, physical, etc. Ano? So yun po yun. At yan yung
tinitingnan ng Episcopal Commission on Healthcare ng CPCP na isang magandang channel o maging isang magandang struktura na para palaganapin ang pag-aaral tungkol sa TB at tumulong kayo maghanap. Okay, so yan ang ating gusto mangyari. So after this, pagdating doon sa inyong rollout, ito po yung inyong ituturo doon sa mga volunteers na inyong i-identify at ititrain. Tuturuan sila ano ang kahulugan nitong referral reporting and recording system kasama itong paglalagay sa lab book. So yung selection of who will be the custodian of the lab book is medyo tingnan ninyo rin yun. No? Sino ba dyan, kahit bata na volunteer yan, yung may time siya, maganda-ganda naman konti magsulat, kaya doon sa space na ipinoprovide, at kaya iintindihin yung mga nakasulat kong information. No? Huwag yung pangalan na doon sa kabilang party ng desk. Okay? So yan. So hindi namin kayo iiwanan dyan, pagbaba. Tutulungan namin kayo ayusin yung partnership mechanism sa health center. Dapat ang health center, ang mga BHW, klaro sa inyong pagpasok sa programa. Okay? Para hindi kayo nagtataasan ng kilay ito sa community. Okay? Nangyayari yan. Sa Quezon City, nangyayari yan. Yung task force, ayaw papasukin yung Urban Core Homeowners Association. Kasi sila daw yun. Oh, kanila raw yun. Hindi naman sila pumapasok doon sa homeowners ng urban pool. Okay? Next. So kung wala na kayo tanong, dapat wala na nga kasi hindi ako makapasok sa susunod na session. Okay? Ito ay ano lang, hindi ko naman kayo pagagawin ng workshop dito. Ituturo ko lang mo sa inyo, paano ba yung pag-aktuwa ng action plan and target? Batay doon sa inyong tinitingnan na magiging role sa community. Gagawa natin, meron tayong sistema na ini-introduce para in partnership with the health center, makagawa kayo ng isang simple and doable action plan. At ang target ay nakatuntong sa lupa. Hindi nakabahala na ang langit. Ano? Merong sinasabi nating realidad. Ano? So sabi natin, sa bawat community, merong tinatayang bilang ng kaso ng TB. Kahapon ipinaliwanag ni Carlo at ni Father Dan na ang incidence rate ng TB sa ngayon batay sa WHO ay 292 cases per 100,000 population. Ano? So kung ang inyong munisipyo ay mayroong 50,000 population times 0.00292, yun yung sagot doon, yun yung napilang na tinatayang kaso ng TB sa inyong lugar. Okay? So yun po yung ating pag-uusapan ngayon. So, action plan and target. Barangay level. Okay? Kasi ang TB, ang tao, nasa barangay. No? Kahit yung populasyon, meron barangay populasyon yan eh. No? Barangay populasyon. No? Wala naman sinasabi na lugar na walang pangalan ng barangay. Katulad doon sa amin sa pila, yung pinakapoblasyon, nahati yan sa apat na barangay. No? Santa Clara Sur, Santa Clara Norte, di pa, meron pa dalawang barangay. No? So, sabi, kahit ando doon sila sa bayan, may mga barangay sila. Ano? At ang bawat barangay ay mayroong bilang ng populasyon. Okay? So sa action planning and target setting, ilagay natin ito sa pinakamababang division ng
political division ba, political subdivision ng ating local government unit, which is the barangay. Ano? So, para mas mabilis ang kwentahan. So, kung tayo po ay mag-train ng ating mga barang, mga TV, mga Paris volunteers, pagdating dito sa session na ito, sa action plan and target, ang pinag-uusapan natin, si Volunteer Cynthia ay taga-barangay, barangay 2D. Okay? So, pag gumawa siya ng action plan and target, ang kanyang reference ay barangay 2D. Yung population ng kanyang barangay 2D. Ilang po ang tao sa inyo? Dalawat kalahat eh. So, sabihin natin 2,000. So, 2,000 ang tao sa kanyang barangay pag gumawa ako ng aking action plan at target, nakatuon doon sa 2,000. Okay? Hayaan na natin yung ibang populasyon sa ibang barangay. Merong ibang gagawa ng plano doon. Yung kasama niyang volunteer. Okay. Okay. Ang isang tinitingnan kasi natin sa pagkuha ng mga volunteer sa area sa inyong parish, pwede ko kasing dalawa sa isang barangay. Okay? Kung medyo mahaba-haba yung barangay, hindi paglatian nila. Siya yung dito, isa sa kabilang dulo. Okay? Kung naman yung parehong andi dito sa kabilang dulo, may hirapan yung mga nalaro. Diba? So yung strategic location of the volunteers that you will identify,